MMDA magdaraos ng tatlong araw ng traffic summit. Kawalan ng unified traffic rules sa bawat LGU pagdating sa truck ban at jeepney stops, kabilang sa Natalakay. Si Rod Lagusad sa detalye. Rise and shine, Rod. Pag-aaralan ng MMDA ang iba't ibang inilatag na solusyon kaugnay ng iba't ibang issue sa traffic sector sa isinagawang tatlong araw na traffic summit na pawang dinaluhan ng pampubliko at pribadong sektor. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, kabilang sa Natalakay ang kawalan ng unified traffic rules sa bawat local government units kaugnay ng truck ban at mga jeepney stops. Habang pagdating sa usapin patungkol sa number coding scheme, ayon kay Artes, lahat po nag-a-agree na kailangan talagang magbawas ng bilang ng sasakyan sa ating mga kalsada dahil sobra po talaga ang volume, hindi na po kaya ng ating mga kalsada na i-accommodate yung number of vehicles, kaya po talaga nagtitraffic. Anya, pag-aaralan ng panukalang pagpapalawig ng number coding scheme mula sa kasalukuyang 5 PM to 8 PM sa umaga o pagkakaroon ng odd-even scheme. Dagdag niyan na pagkasundoan din na kung luluba pa ang traffic ay ibabalik ang truck ban o kahit ang pagkakaroon ng window hours para dito. Bagya namang bumaba ang volume ng sasakyan sa EDSA na ayon kay Artes ay maaaring dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ang ating pong pre-pandemic volume ay 405,000. Yan po, bago po tumaas yung presyo ng gasolina ay umabot na ng 390 or around 15,000 less na lang sa pre-pandemic level. Pero ito po ay muling bumaba at around 370,000 dulot na rin po ng pagtaas ng gasolina. Anya, ang pagpapaganda ng mass transportation ay solusyon para mainganyo na di na gumamit ng private cars. May panukala rin na gawing 7 AM hanggang 4 PM ang pasok sa gobyerno para mas spread out ang volume ng mga commuters at mga sasakyan. Samantala, kahapon ay nag-expire na ang resolusyon na nagbabawal makapasok ang mga provincial buses sa Metro Manila. Kaugnay nito ayon kay Artes dahil sa pakikipag-ugnayan sa DOTR, LTFRB at maging sa Provincial Buses Association. Tayo po ay napagbigyan na ang provincial buses po, lalong-lalo na yung mga pumapasok galing norte, ay makakapasok lamang po ng Metro Manila between 10 PM to 5 AM ng umaga. Anya, magkakaroon ng 2 linggong dry run kaugnay nito at makakadaan ang mga ito sa kabaan ng EDSA umpisa kagabi. Ilan pa sa mga napag-usapan sa summit ay ang pag-improve ng EDSA bus carousel tulad ng pagdadagdag ng mga bus stations, habang may panukala rin na pagkakaroon ng elevated walkway at bike lane sa EDSA. Ayon kay Artes, kapag napatupad ay maaaring mabigyan na ng exclusive lane sa EDSA ang mga motorsiklo mula sa existing bicycle lane. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.